sa utos ng Kongreso ng Amerika na mag-lockdown ng worship. Siyempre, mapanganib yun, ano? Pero kanyang desisyon para lang makasamba. Ano? Kasi may mga kapatiran tayo doon. Sadyang nakakapanambit ang pagtubulay sa salita ng Diyos. At ngayong umaga, sana'y patuloy tayong pagpalaan ng Panginoon. Sa nakaraang pong apat na linggo ng umaga dito sa ating pagsamba, ay ating binalikan at patuloy na binabalikan ang pananampalataya ng mga unang Kristiyano. At nakita natin ang mga dakilang gawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. At ating inaasahan na sa ating pagdaan, pagbabalik sa kanilang pinagdaanan bilang mga mananampalataya, tayo rin ay makaranas at paranasin ng Diyos ng ilan sa mga pagpapala kung hindi man ang lahat na kanilang naranasan. Sa pasimula ay natatandaan natin na sinabi ng Panginoon Jesus na wag muna silang umalis ng Jerusalem hanggang hindi nila natatanggap ang kapangyarihan galing sa langit. Pagkapakilala na ang gawain ng Panginoon ay hindi sa lakas, galing at talino ng mga tao, kundi sa lakas at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya naghintay sila sa loob ng mga 7 araw, 7 hanggang 10 araw, ayon sa pagtataya ng mga eksperto sa kalendaryo at sa pangyayari sa panahon ng Pentecostes, ay nagkulong sila, naroon sila sa isang bahay, at nananalangin at naghihintay ng pwedeng gawin ng Panginoon. Sa panahon na yon, kanyang iniayos ang kanilang mga buhay at mga gawain hanggang napalitan ng panibagong alagad ang posisyon na nabakante ni Judas dahil sa kanyang pagkakanulo at pagpapamatay. Hanggang dumating ang araw ng Pentecostes at nangapos po sila ng banal na Espiritu. At yun ang simula ng kanilang makapangyarihang paglabas at pangangarap ng salita ng Panginoon. Natatandaan natin na sa pag-review ni Brother Donald ay nagpaliwanag si Apostol Pedro dahil sila napapaginala ang mga lasing sa alam na hindi sila mga lasing, manapay ang kanilang nararanasan ay ang katumparan ng hula ni Propeta Joel sa dakong huli ng mga panahon ay bumuhos ang Espiritu at makaranas ng paggawa at pagdaroy ng mga kaloob ang lahat na mga tinatawag ng Diyos. Nangaral si Apostol Pedro at sa pangaral na yon na freak ang puso ng maraming mga tao. At ang sabi ng Daraner Kasulatan, around 300,000 people believe on the Lord Jesus Christ. And on the same day, they were added to the church. Nagsimula kaagad na makita natin na kapag ang iglesia ay nagpapaanod, sumasama, nagpapabanal, at kumikilos ayon sa gabay ng banal na Espiritu, ang mga bagay na hindi kayang isipin ng tao at hindi kayang pangyarihin sa lakas ng tao ay kayang gawin ng Diyos sa isang snap lamang. Wala pang segundo na in a split of a second, God can accomplish something beyond any powerful man can do. Na saksihan nila ang gawa ng Panginoon. At ang gawa rin ng Banal na Espiritu ay nagpabago ng takbo ng pag-iisip at galawan ng buhay ng mga mananampalataya. Kaya sa pagkasalaysay na ginawa ni Pastor Noel, nagkaroon ng mas malalim na fellowship ang mga mananampalataya. Sila'y
nagsama-sama, hindi dati ay 120, but this time it was 3,000 and over. Siguro mga around 3,500. At ang sabi ng salita ng Diyos, araw-araw sila'y nagkakatipon sa mga bahay-bahay at sa templo, depende kung saan sila naroon. At sila'y nagpipira-pirasyon ng tinapay at ginagawa nila ang gawain ng mana ng palataya. Pero ang pinakatangi-tangi po doon, kung inyong babalikan ng inyong Biblia, ay sinabi nga, sila'y nanatili sa turo ng mga apostol. Ang ibig sabihin po doon, hindi lang sila natuto. Bagamang tama yung sinabi, Pastor, natuto sila. Sila'y naging mga tagasunod ng salita ng Diyos. Hindi lang sila nagkaroon ng uhaw na maalaman ang sinasabi ng Diyos, kanilang literal na tinutupad ang salita ng Panginoon. Kaya pinagpapalala sa atin, na kung okay, pinapalala po sa atin na kung tunay na tayo ay puspos ng banal na Espiritu, ang ating buhay ay alisunod sa salita ng Panginoon. Hindi magiging normal sa buhay ng isang tao na puspos ng banal na Espiritu ang lumalabag sa salita ng Diyos. Hindi po pwede magsama ang dalawang ito. Kaya ito yung naging katangian ng unang iglesia. Sila ay natutos sa salita ng Diyos at naging mga tagatupad sila sapagkat sila ay hindi lamang binagabayan, tinatahanan, pinananahanan ng sagana, kaya tagay puspos. Walang bahagi ng kanilang pagkatao na hindi control ng Espiritu. At dahil doon, nagagawa nila ang kalooban ng Panginoon. Ang pagpuspos ng Banal na Espiritu ay nagpabago sa takbo ng nilang buhay araw-araw. Ang pagdamay sa kapwa ay naging regular at napakalalim. Anong pagkagawa nila na ipagbibig ang kanilang kari-arian para lamang tulungan ang pangailangan ng mga kapatid na nasa pangailangan. Something na hindi natin basta makikita sa kasalukuyang panahon ng mga mana ng palataya. Pagkatapos nito, sa patuloy nilang pangangaral, ay naganap ang unang himala pagkatapos ng tinatawag na pagkasing pagpuspos o pagbaptize ng banal na Espiritu sa kanila. At ito ay ang paggaling ng isang lalaking born paralyzed at mga 40 taunan ng oras na sila'y nakatagpo nina Pedro at Juan nang sila'y papunta sa pananalangin. Napaganda ng inkwentro sapagkat ang lalaki na mamalimos, karaniwang gawain ng mga tao invalid, kasi hindi pwede ang katawan nila sa mga manual na trabaho, hindi rin siguro mga nakapag-aral, kaya ang pagpapalimos na naging gawain. At samantalang sila'y tumitingin ng limos kina Apostol Pedro at Juan, inutusan siya ni Pedro na tumingin sa kanya, sinabi sa kailan, silver and gold I have none, but what I have, I am giving to you. At pagkatapos, inutusan siya sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na tumayo. At siya'y hindi lamang tumayo, ang sabi ng Diyos siya'y tumulukso, tumatalon-talon sa kanyang pagpupuri sa Panginoon. Siyempre, ang takaang mga tao, ngunit sinasabi ni Pedro, huwag niyong isipin kami at may gawa nito.
Ito ay gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kabila ng ganitong mga phenomenal na mga pangyayari, ang mga religious people, Pharisees, Sadducees, lahat ng mga pinuno ng reliyong Hudyo ay lalo bibigas ang puso na kanilang ipinadakit ang mga dalawang apostol. At naroon pa sa panahon na hindi pa nagkakamayaw sa pagaling ng lupo na ito, dinakit na ang dalawang alagad at pinahampas, pinabugbog bilang parusa sa kanilang paggawa ng promotion at pangangaral ng ibang pangalan na hindi ina-approve ng pananampalatayan Hudyo. Para sa panahon na yon, ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo ay isang napakalaking kapusungan at violation hindi lamang ng pananampalataya, kundi maging ng pinapairal nilang gobyerno. So mula sa oras na ito, ating patuloy na babagtasin at sa ilang pang mga linggo ang patuloy na gawa ng Banal na Espiritu sa buhay ng mga alagad. By the way, ang sumulat po ng mga gawa ay si Lucas. At bagamat doon sa unang verse, ang binanggit na pangalan ay Teofilo, yun po hindi pangalan ng isang tao. Ang ibig sabihin nun ay kaibigan ng Diyos, kapatid ng Diyos, kaibigan ng Diyos. At ang tinutukoy na sinusulatan ay ang mga tunay na alagad ng ating Panginoon. Sa ating pagpapatuloy ngayong umaga, ating pong titingnan ang patuloy panggawa ng Panginoon sa buhay ng mga alagad. At sa bahagi ng kasulatan na binasa ni Brother Byrne sa atin, ay ating pong matutunghayan ang mga resulta o pwede tawagin manifestations of living in or by the Holy Spirit. Kapag ang isang tao ay lumubuhay ng ayon sa gabay, pangunguna ng Banal na Espiritu at sa panahon na siya ay lubog ng Banal na Espiritu, ano mga pwede na mangyari? Ano ang gagagana? At kapag ang iglesia ay nasa ganitong antas ng buhay spiritual, ano ang pwede magana? Meron pong at least 6 na bagay na pwedeng maging patutuo. Dito lang po sa chapter 4. Dahil marami-marami na patutuo ang Banal na Espiritu patungkol sa kanyang gawa sa buhay ng mga mananampalataya. Ang unang-una inyong makikita, kapag ka tapat na pinapangaral ng salita ng Panginoon, ay tatawagin kong community agitation. Naliliganig ang komunidad kapag tunay na pinapangaral ang salita ng Diyos. Kailanman ang tapat na pinapangaral ng salita ng Panginoon, ay nagkakaroon ng positive and negative na reactions ang mga tao. Pero higit na malakas ang negative na reaksyon ng mga tao kahit pa hanggang sa kasalukuyang panahon. Hindi lamang po nangyayari na na-agitate at nagagalit ang ating komunidad kapag pinapangaral ng tapat at tunay ang salita ng Diyos kapag malamyak ang ating pangaral. Kapag ang ating pangaral ay palagi nakasentro sa pag-ibig ng Diyos at ang lahat ay parang napakagaan, hindi po na-agitate ang sanglibutan. Ngunit kailanman at ipinapangaral natin ang pagsisisi sa kasalanan at ang tunay na pagsampalataya kay Jesucristo lamang, umasa kayong magagaling ang mga tao sa inyo. Kaya kung naiiwasan natin na hindi nagagaling ang marami sa atin, maaaring mayroong kaunting katumagan ang ating pangaral. Pero siyempre, hindi dapat mangaral sa iyong sariling tama. Naging matapang ang mga alagad ay pangaral ang totoo sa kabila ng banta ng pangalip ng kamatayan dahil sila ay puspos ng Banal na Espiritu. At pagandang paalala sa atin sa panahon ito ang kalagayan nito. Sila ay assertive and they were brutally honest tungkol sa ating Panginoong Hesukristo
The point na kanila pang naipangaral ay ang mga Hudyo mismo ay nagpapatay sa kanya, lalo nilang ipinagaling. Sapagkat kanilang tinangihan ang may likha ng buhay at ipinagpalim nila sa isang bagay ni Barabas ang Panginoon ng Hudyo. Huwag po kayong magtataka kapag ka kayo ay hindi nagiging popular sa inyong group of friends, sa komunidad, sa mga kamag-anak, kapag ipinapangaral ninyo ang tunay na salita ng Diyos. Kapag ito ay natural na pangyayari, ang kailangan natin ihanda ay ang sarili natin sa anumang pwedeng maranasan kapag nangaral ka ng ito. I wonder if those who pass in the government ay maging honest na i-preach ang tunay na gospel kung anong pwede niyong maranasan. Kung makapasok pa kayo, kinabukasan, o hindi na. Pero hindi ko na sabi, isubukan natin. Pero sakali at maramdaman ninyo that you are empowered by the Spirit at kayo ay talagang pinakausap ng Panginoon na you will be moved, let us not be afraid. Kasi alam ng Panginoon ang kanyang papahintulot sa atin. Pangalawa, manifestations ay yung conversions of sinners. Sa verse 4, ng chapter 4, verse 4, may kita natin na kahit na pinag-uusig ang mga mananampalataya at kapapalabas pa lang sa bilang luan na Pedro at Juan, ang ipinagtataka mo, pagtataka natin, ang dami ng sumampalataya dahil na natawag ang kanilang pansin sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo na lumakad ang paralitiko sa loob ng 40 taon sa isang pag-uutos lamang ng paggaling sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. And by the way, hanggang sa ngayon, pwede natin tayuan ang paggaling sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo lamang ay nasanay sa makabagong siyensya na tinitingnan na superstition ang pananampalataya, hindi po ba yan? Na ang tingin ng science sa ating ginagawa ay mga pamahiin, mga alamat na sinusundan natin na walang basihan. Kasi talaga namang siya ay unreasonable. Hindi nyo mapagtatagpo ang reason and faith. Hindi basta. Siguro may ilang bahagi. Pero dadating kayo sa puntos na palaging sila ay magkalayo. Ngunit ang nakapagtataka, sa isang iglap sumampalataya ang sabi mga 5,000 lalaki. And you can underline that statement sa verse 4. Nanampalataya mga 5,000 lalaki, hindi pa kasama ang mga babae. Ngayon po, ang kalimitan nasa sambahan ng mga babae, ang mga lalaki, nasa sapungan, nasa aliwan, o nasa bahay, o nasa ibang lugar, o nagtatrabaho. Ang ibig sabihin, mahirap po basta mapaniwala at makonvert ang mga lalaki. Siguro mas malambot talaga ang puso ng mga babae sa Diyos. Pero ang gusto kong makita niyo na sa panahon na ito, sa kabila ng pag-uusig, 5,000 na mga lalakihan ang sumunod sa Panginoon, hindi makasama ang mga babae. So, kaya biglang laki ng grupo at biglang laki ng problema ng mga apostol sa kanilang pamamahalan ng iglesia, iniwanan ng Panginoon sa Kristo sa Ebrayo 4. Ang kanilang pangangaral na buspos ng Banal na Espiritu ay hindi lamang matapang. Ang kanilang pangangaral dahil sa kapuspusan ng Banal na Espiritu ay naging tunay na mabisa. So hindi lamang dapat matapang tayo magagayag ng katotohanan, dapat tanggapin din natin na mabisa sapagkat ang mabisang pamamahayag ng salita ng Diyos ang nagdadala ng pagbabago ng buhay. Pangatlong manifestation na makikita natin ay yung tatawag mong confirmation of authority. Sa verses 7 to 11, ay mababasa po natin yan.
sa mga tala ng kasulatan. Dahil sa nabalitaan ang konversyon ng maraming tao, lalo pong nagigit ang mga pinunong Hudyo, at lalo nilang diniinan, inigtingan at pagsisiga sa dalawang alagad, napagkat nahihirapan silang makaisip ng paraan para maipatigil ang pangangalan na ito na yumanik sa buong Jerusalem. Nagsimula lamang sa pagpapagaling ng lalaking lumpo, nalumpo mula sa pagkabat. Ngunit, kung isaparais po natin buong tapang na sumagot ang dalawa at kanilang sinatotohanan ng sinisiyasa kung paano gumaling ang lalaking ito, na siya'y gumaling sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Let me see if we can read part of it. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihan ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan na lubos ang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ng Jesucristo taga Nazareth. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sa bahagi na ito, ipinamumulat ng dalawang alagad na tinanggihan ng mga pinuno ng pananampalataya kaysa ni tagapagtayo ng bahay. Ang batong panulukan at ipinagpalit sa kamalingan. At ang pinagpalit na ito ang susi ng kapangyarihan kanilang namasdan na naging dahilan ng pananampalataya ng maraming mga tao. Gusto sana nilang siya sa atin pa at siguro mas pahirapan pa ang dalawa. Pero dahil nakatayong dito sa kabilang panig yung lalaking pinagaling, wala pong nagawa ang mga pinuno ng rehiyon dahil natatakot din sila na pwedeng magdalsa ang mga tao. Ang paalala sa akin at sa ating lahat ay simple ngunit magmarahas. Ang buhay at pinagbuhay sa Espiritu ay tinataluyan ng kapangyarihan ng Diyos ang God ngayon. So, ibig sabihin, ang buhay ko, ang buhay natin, ang buhay ninyo, individually na sa home, ay pwedeng daluyan ng kapangyarihan ng Banal Espiritu. Kung daluyan siya ng kapangyarihan ng Banal Espiritu, yours will be a very, very powerful life. At yung resulta nito ay isang konfirmasyon ng otoridad na iyong tinanggap galing sa Diyos. Madali kasi magsabing, ako'y born again, ako'y nanampalataya. But if it comes to preaching, kung tatay lagi, ano ang resulta? Kapahayagan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos sa iyong buhay. And that can only happen kung tayo po ay puspos ng banal na Espiritu. Pangapat, the common became extraordinary. So, nagpatuloy yung pagsusiyasat ng mga pinuno ng reliyon. At sa binasa po ni Brother Bernie kanina, na nagtaka sila kasi alam nilang common na mga tao, mga mangingisda, hindi po mga learned men, sina Juan at Pedro. Subalit paano sila nagkaroon ng ganong kalalang na karunungan at ganong kalakas na otoridad? Kaya lalo po silang nalito. Isang bagay lamang ang kanilang napatunayan na hindi nila matanggap hanggang sa kasalukuyan sa panahon na sila sinisiyasat na mga tao na ito ay nakasama ng ating Panginoong Jesucristo. So hindi sila nakapag-aral, ngunit ang diferensya
ay nakasama sila at nakasama nila ang ating Panginoong Jesus Cristo. Chapter 4, verse 13. Nagpapalala sa akin at sana'y sa ating lahat na mayroong malaking impact kapag tunay nating nakasama sa buhay, spiritual at physical na pamumuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi man natin nakikita sa pamamagitan ng kanyang mga salita at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na lumitira sa atin, hindi ka na karaniwang tao. Merong extraordinary kapangyarihan pwedeng dumalaw o gumawa sa buhay. Ang kapangyarihan ay nararanasan ng mga tunay na nakasama ng Panginoong Jesucristo at ito'y nahahayag sa kanilang ministeryo. Ang ibig sabihin, kung tunay natin na kasama ang Panginoong Jesucristo, ito'y magre-reflect sa ministeryo natin kahit sa maliit na cell na ating ginagalawan o ginagalawan. Ako po ay natutuwa, meron akong saglit na advertisement para inyong ating panalangin. Ngayon pong araw na ito ay magsisimula ang isang cell na nagsimula online, pero mamaya po ay meron silang face-to-face meeting. Nagsimula lang sa pakinig ng ating pong live broadcast at new live sa isang tao, tapos may pang tao ng contact at nagkasundo sila na magkita at abutin ang kanilang mga pamilya. Ito pong isa ay galing abroad, galing Manila, naging mananampalataya doon, bago pang mananampalataya. Kaya na dumating siya ng Maritupi, wala siya group. Yung isa wala rin group, galing sa atin sa Gloria sa South. At na-revive sila sa panahon ng ating 24 hour. Sana hanggang ngayon tumigil at hindi pa tayo tumigil 24 hour prayer chain. Kaya, yun po yung magandang balita na maka-encourage sa inyo that when we pray, when the church is praying, the Lord is working, hindi mas sa inyong lugar, but in some other places. Like, malayo pa rin yung kayo na hindi kaya nabundin ngayon. So, nakasabukuyang na time. Ngunit, may mga kapatid na gumagalaw at ako po ang nagsusupply ng kanilang cell lesson. Kaya mamaya, sama po natin sa panalangin, sila yung mga apat o lima na ngayon, puro bilang po ito. Sama natin po sa panalangin. Muli, nawa malayo po ang lalaki, pero ipanalangin natin ang narating. Ano? Kasi ang bagong tipala ay nagsimula sa libo-libo mga lalaki. Sa panahon na ito, nababaligtad. Kaya ang daming pastora ngayon kasi ang mga lalaki ay nawala na. Ano? Panalangin natin na muli gumawa ang Banal na Espiritu sa kaparehong intensity sa buhay nating lahat. So, it may not be always as awesome as the experiences of Paul of Peter and John. Pero gusto pong ating tanggapin at panalangin isipin na kailanman, saan man at umayag ka na ang buhay mo ay gamitin ng Panginoon, you stop being an ordinary person. Pero kahit anong dunong natin, hindi tayo pagagamit sa Banal na Espiritu, magiging para ka lang ordinary person. So lahat tayo ang ibig sabihin, kung hahayaan natin na tayo ay talagang babat na babat sa Panginoon, sa Banal na Espiritu, our work will turn from ordinary to extraordinary. At kahit ito'y salita ng Panginoon, hindi natin siya dapat pagdudahan. Isang banda, kapag ito'y maganap, hindi kayo naman tayo yagapan. Kasi alam natin, hindi naman atin ang kapangyarihan ito, kundi galing sa Panginoon.
panghuman na manifestations. Ay makikita natin hanggang doon sa talatang 20, mula 18 hanggang 20. At nakita po ninyo na, di ba sa pasimula, hindi naman sila matatapang, mga takot na takot na sila. Nang umalis ang ating Panginoon Jesucristo, kaya sila ay nasa isang lugar lamang. Kasi takot na takot sila sa persecution ng mga Hudyo. Takot na takot sila, hindi lang takot, takot na takot. Kaya they had to be confined sa isang bahay. Yun ang dahilan kaya sa gospel ay nandun sila at nagsasama-sama. At least yung pagkasama-sama ay protection sa kanila, sa kanilang buhay. From being toward me, this batch of people became courageous believers. Mula sa mga duwag, sila naging matatapang na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nakita nyo yung duwag na Pedro, yung timid, bagamat napaka-faithful na John, kasi siya ay hanggang sa krus ay nakasama ng Panginoong Jesucristo. Naging sobrang tapang na kahit pa parusahan ng mga Pinong reliyon, kahit patakutin ang kamatayan, ang sagot lang nila, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Verse 20, hindi maaaring hindi namin ipahayag ang aming nakita at tunay. So mayroong tamang panahon yung obstinacy, yung katigasan ng ulo, may tamang pagkakataon para doon. At sana sa panahong dumating na tayo dapat matigas ang ulo dahil sa pananampalataya, hindi mabigo ang Panginoon sa atin. Na maging matapang na ipahayag ang nakita at narinig. Kasi doon sa tapang na ipahayag ang nakita at narinig, ang naranasan mo sa Panginoon, naranasan ng mga tao ang tunay na pagbabago at ang mga pangyarihang paggawa ng Diyos. Ngunit kailanman at mga mahihiyan at mga takot ang mga alagad, nabibigo ang ating kapaligiran na maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Ilayon ng Diyos sa atin kahit na maraming mga kapalpak ang nalaganap sa kapaligiran na mabigo ang Diyos sa community of the Lord kalapan lokal na may pakita sa bayan ito na buhay ang Panginoon. Matindi, bigyating tayo lang ang faithful. Maraming grupo dito talagang faithful at nakikita mo naman yung kasangalan ng mga friends sa Facebook. Ngunit meron silang bahagi at meron tayong bahagi. At yung bahagi natin tayo ang gagawa. At yung bahagi natin yung magagawa lamang ng buong pag-alisunod sa kalooban ng Panginoon kung maranasan natin yung tapang. Ngunit yung tapang na yun, hindi galing sa ating sariling loob, yun ay lika ng paninirahan at pagtapos-pos ng bawat isa ng banal na Espiritu. So walang puspos ng banal espiritu na duwag sa pananampalataya, yung buwan sigurado. Kapag tayo ay matras, ang ibig lang sabihin na tayo at that time, hindi tayo puspos. Hindi naman ibig sabihin iniwanan ka ng banal espiritu kasi hindi ka naman niya iniwanan. Mapitigan din lamang siya, pero hindi ka niya iniwan. Pero kailanman hindi tayo puspos. O ang isang tao hindi puspos, huwag ka umasa na magiging matapang sa pananampalataya ang tao ngayon. And pang-alim at ahuli sa gusto kong i-share sa inyo ngayong umaga, isa sa malakas na manifestation ng presensya ng Banal na Espiritu at ang kapuspusan ay yung consolidation of believers. Yung malalim na pagkakaisa ng mga mananampalataya. Sabi po sa verse 23, nang palayain na si Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan. Nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama silang nanalangin sa Diyos, Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat at ng lahat ng sa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David na inyong lingkod at marami pang ibang mga pamunusan. Isa sa gagawin ng Banal na Espiritu kapag tayo ay puspos ay nag-unite
sa ibang mga mananampalataya na Pusko-Pusko. Kasi nandoon ang lakas. Kapag tayo ay nagkakanyahan, kapag iglay siya ay nagkakawat at bata, huwag po natin pagtakhan. Marami sa mga tao na yun, hindi naman lahat, ay kulang sa kapuspusan ng banal na Espiritu. At kapag tayo rin ay darating ilayo ng Diyos, na maglalaban-laban mag-away-away sa maliliit na mga prinsipyo, yun ay dahil nawala ang kapuspusan ng Espiritu sa atin. Kapag tayo ay magkakaroon ng sigalon at maaaring mag-away kasi normal yun sa pagkatao ng tao, at hindi na maaaring magkasundo muli, hindi man sila lahat ang isa sa kanila, hindi puspos. So kailanman at puspos ng Banal na Espiritu ang isang kongregasyon, tandaan po natin ang manifestation nito ay ang pagkakaisa una sa gawain ng Panginoon. Kasi pwede magkaisa sa masama, pwede magkaisa sa hindi tama. Pero ang puspusan ng Banal na Espiritu ay pagkakaisa na gawin ang kalooban ng Diyos, itaas ang pangalan ng Panginoon at patuloy na hanapin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa at sa buhay ng iglesia. Mga minamahal, nasa atin po ang paraan ng pag-evaluate ng kalagayan natin. Malinaw na nakita natin na ang mga taong puspos ng Espiritu ay hindi nagkakawat at wata kapag dumarating ang mga kahirapan o pag-uusig man kahit pa yung magaya ng COVID-19. Hindi tayo pinagwawatak-wata ng problema, manapa ang mga puspos ng Espiritu ay pinagkakaisa para labanan ang problema, para maranasan kapangyarihan ng Panginoon. Dahil ang ganong gawain ay palaging tanda ng pagkapuspos ng Banal na Espiritu. Sa ilalim ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, there is no limit to what God can do with you, with us, and through us. There will be no fruits without the movement of power. Walang bunga kung wala yung pagpuspos ng kapangyarihan. Ngayong umaga, bago po sa ating pagtako sa pagdibang natin na kapunan ng Panginoon, ay susunod na natin dito para mas akma sa ating pag-uusap sa kapuspusan. Inanayahan kayong magsiyasat. How much of yourself is in total control of the Holy Spirit? How much of your actions are motivated ng inyong personal na desire or ambitions na walang nagiyak ang gawa ng Diyos ugali sa inyo? Ang pagsisiyasat ay hindi para katulad ng sarili natin pagkaman minsan ay darating tayo. Ang pagsisiyasat ay yung pangmaranasan natin ang pagkauhaw sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ang pagtauha ko sa kanyang pagpuspos sa atin. Ang pagtauha ko sa kanyang malakas na kapangyarihan upang ang gawain ibinigay ng Diyos sa iyo, anuman ang iyong ministry. Dahil sa ating prinsipyo sa Panginoon ng Lord, lahat tayo po nasa ministry. No one of us ang wala sa ministry. Iba lang yung ministry ko, iba yung sa inyo. Doctor, you are in the ministry. In the government, you are in the ministry, which I consider a more difficult ministry than mine. Farmers, ano man ang inyong work?
basta may work. Kung walang work, ikaw lang mo ng ministry. We need the power of the Holy Spirit. Kaya mo po, sabihin. Kaya mo siya. Magtanong ka sa Panginoon. How much of yourself is in total control of the Holy Spirit? Are your decisions prompted by your thirst and longing for greater presence of the Holy Spirit? Or are you just on your own? Kaya nagkakagulo-gulo yung takbo ng buhay. At minsan wala tayong mapangyari. Kung wala tayong napapangyari, kung mapangyari, huwag kang sumuko. You just ask the presence of the Holy Spirit because the secret is in Him. The secret is in His power. Ay po yun. Amang banal, maraming salamat po sa iyo, sa iyong palalasahan ngayong umaga. Maraming salamat kayo mga salita mula noon hanggang ngayon ay buhay at tunay na makapangyarihan at nagpapabago ng buhay. Salamat po aking amang banal. Maasahan namin na sa aming pagsaliksik mag-umusap kayo at alam kong namusap na kayo ngayong umaga ayon sa parang sinasaliksik ng ating mga kapatid na alam ng sarili. Panginoon, kung meron kami passion and thirst ngayong umaga nito, na kami ay lalabas ng bahay dalangin lang ito, na higit kaysa aming kalagayan bago kami dumating, at higit kaysa aming kalagayan sa nakaraang mga linggo at buwan ng aming pagiging mga mana ng kalagayan. Because right now, Lord, and right here, You will meet us according to our needs. You will speak to us and You will touch us, Lord. And then by Your will, fill us with Your Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ay hindi nananahan sa bahay na puno ng mga bagay na kasalukan niya, puno ng kasalanan. Kung merong mga bagay sa buhay mo kayo na alam mong pasura at hindi ka tanggap-tanggap sa banal na Espiritu, yan lamang kapatid ang dahilan para hindi maranasan ang tunay ng kapatid. Give it up. Throw it away. Allow the Holy Spirit to make that spiritual surgery sa puso mo. At kaluluwa mo. Oh, thank you, Lord. Sa aming pong pag sa salo-salo sa pag-aalala sa iyong huli na muna, pagpalain mo kami. Hindi lamang ang daloy ng banal na Espiritu, hindi higit sa lahat. Nagpag-aalakan kami naging bahagi ng iyong pag-ahari sa isang panahon ng aming buhay at hanggang sa ikabuhay. Nais namin po rin ito yung ikabuhay. Ay po'y tumugon sa Panginoon, sa Panginoon ng Hari. At samantalang tumutugon tayo, ihanda rin natin ang sarili natin sa pag-partay ng Lord's Supper.
ay faith, patuloy na manalangin. Lord, ito yung aming request sa iyo. Na-empower niyo kami. Alam ko po, walang pagkapago ng kamay na pwede bang empower sa amin. Kamay mo lang, Panginoon, ang pwede umatong sa amin. Para mapuspos kami. And right now, right here, Lord, hayaan mo makasa ko ng loob na manalangin sa inyo na inyong gawin ito sa bawat na sa amin. Hayaan mo na yung aming kaubawan, hindi sa personal na kapangyarihan, hindi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa amin, ay maranasan namin. Hindi man yan yung oras na ito, but any day from today, Lord, as we prepare ourselves, as we cleanse ourselves from any, from whatever sin, empower us, Lord. Huwag niyo pong payagan na yung iglesia ay magpatuloy na magpatuloy na salat sa inyong kapangyarihan. Huwag niyo pong kami payagan na magpatuloy na magpatuloy na magdeklare na kami mga mananampalataya na wala namang kapangyarihan ng mananampalataya. Lord, magpapalataya. And thank you. Alam namin ginagawa niyo yan sa amin. Ngayon umaga. Thank you. Ay dadako sa pag-alala ng